Okay, Garb, take it on. Okay. Our next guest is, guests rather, are Robert Reyes and Eusebio Baron Jr. Now, Robert or Bob is a Mozilla representative or REMO mentor and council member from Makati City, Philippines. He's the lead localizer for the Tagalog Firefox and Firefox OS projects. He's a graduate of DS Computer Science from the AMA Computer University and holds a license of a private pilot. He is also currently connected with the country's leading provider of aviation support services as an executive. And Eusebio Baron Jr. or Jun is the community manager of Mozilla Philippines. He hails from Calamba City, Laguna and is currently a Mozilla representative as well, or REMO, and a REMO mentor. He's a graduate of AB Mass Communications from the Aquinas University of Legazpi and is currently taking up his master's in IT management. So, you're from Mozilla. Okay, welcome, ladies and gentlemen, let's welcome Kuya Bob at si June. Kuya Jun. Hi, Jun. Ang tawagan namin dito, Kuya, kahit mas matanda kami sa'yo, o kaya matanda kayo sa amin. Gusto kuya ko talaga. Yan. Oh, sige. Para lahat tayo dito, Kuya. Para pantay-pantay lang. Oo. Pwede mo akong tawagin Kuya Chor kung gusto mo din naman nila tayo. Kaya lang, pag ganyan boses ko, hindi sila maniniwala. Anyway, oh, Kuya Bob, kamusta naman? At ito, galing din ng Amerika to. Mga guests natin eh, talagang mga galing ng Amerika. Ano saan ba yung pasalubong mo dyan? Dyan sa labas. Medyo pinalad lang na, imbitahan sa isang Mozilla Summit. So, ah, Mozilla Summit. So, okay, what's with Bob? Ano bang ginagawa mo, Kuya Bob? At talagang nakikita ko, very active ang inyong community at ang inyong grupo sa internet. Ah, yes. Kasi ang Mozilla ay alam natin na isang non-profit organization worldwide at kami ay kumbaga nangangalaga sa kapanganan ng mga gumagamit ng internet sa pamamagitan ng aming number one na product, yung Firefox na web browser. So, si June ang aming community manager, kasama ko dito ngayon, magsasabi siya kung ano ang ginagawa ng Mozilla sa Pilipinas, lalo na para sa mga kabataan at mga estudyante. Sige nga, pero bago niyo wala yung kwento yun, Kuya Jun, define niyo lang muna ulit yung Mozilla. Di ba, bukod sa being a non-profit, Mozilla is exactly what nga ulit? Review lang natin. Okay, ang Mozilla ay isang non-profit organization, naka-base siya sa Amerika. Mozilla ang gumagawa ng web browser ng Firefox. Yun, kung mga katinig, kung pamilyar kayo doon sa browser na Mozilla Firefox, ito yun. They're the people behind that. Sige, Kuya Jun, kwentuhan mo kami ng ano mo, role mo. Ayun, as a community manager, kailangan naming ipalaganap kung ano ba yung mission ng Mozilla. Ang mission ng Mozilla is magkaroon tayo ng tinatawag na open web. Na dapat ang internet ay para sa lahat, mm-hmm, maging participatory siya, mm-hmm, na kahit sino pwede mag-participate, okay, maging bata, maging anumang edad, pwede, at maging open siya sa innovation, mm-hmm, na hindi tayo maging parang stagnant lang sa isang produkto or isang servisyo sa internet. So okay, kailangan nating mag-innovate. Mm-hmm. Ayun. At makakatulong din 'to lalong-lalo na sa ating mga kabataan para ano 'yun, para maging sila na yung mga susunod na yeah, ano eh na mag-innovate kasi. So talagang hinihikayat namin ang mga kabataan, ang mga mag-aaral na sumali sa aming mission, sa aming maging volunteer. Maganda 'yan, no? Pero paliwanagan mo nga ako ng kaunti. Eh ano naman, di ba? Malawak naman talaga ang internet, di ba? Everybody's free to use it naman. So what are we fighting for? I mean, ano yung, meron ba nag-restrict? Meron bang nag-manipulate? Sa ngayon, kung ano tayo sa internet, unang-unang pinaglalaban natin dyan ay nalang yun sa Amerika yung privacy. Ah, okay, okay. So meron tayong inaano tayo ng NSA, mm-mm, ng National Security Agency ng US na lahat ng galaw natin ay tinitingnan. Kahit yung ating mga voice calls, ating yung mga data. Na, ano, yung Eagle Eye. Hindi, meron pa yung kay Will Smith. Tama, Eagle Eye, tsaka ano. Ha? Anong enemy of the state? Ayun. So, yun ang ano natin. Kailangan kasi yung, meron kasi yung mga tao na parang kiniklaim nila sa kanila yung internet. Mm. Na ito ay dapat para sa ating lahat. Hindi, actually, sa totoo lang naman, sa
sa ano yan eh. Pentagon naman talaga yan eh. Diyan naman nagsik. Kumbaga, kung ite-trace mo ang root talaga ng internet, sa kanila yan. Doon di ba yan yung kanilang project. Sa, ano, so sa, it all boils down talaga na pwede nilang kontrolin. Di ba? Gusto ko lang mo anuman, no? Kasi di ba parang gusto natin free for all. Yung iba kasi, yung ibang campus, sabi nila, oh sige, once na pumasok ko sa internet, we need mo na yung rights mo kasi you just allowed everybody else which to have access. Which is true. Ano diba? Yan eh. Kumbaga, so, open for all. Oo. So pag pinaglaban mo ngayon yung privacy, it doesn't it contradict yung parang free for all siya. Kasi, of course, the bigger institutions, they would want to use it. They're just using ang it as a channel. Ang may problema dyan, yung user. Kasi kung inilagay mo lahat ng info mo na... Exactly. Yun yung isip ko eh. Oh. Tama. Pinapraktahan namin is yung mga users sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila kung paano ba maging safe online. Ah, okay. So it's more education yeah. Tong advocacy. Yan, oh, tama yan. Yung pag nagtutur ako, yan, isa sa mga advocacy ko is responsible social networking. Mm-hmm. Ang dami kasi mga bata ngayon, magulat ka, mga nakatupis. Ay, anak! Anyari sa'yo, anak! Di ba? Imagine, pero sabi na okay lang habang sexy kami. Well, may punto, pero bata. My goodness. Eh, kahit nga po, wala pa sa picture. Minsan yung paano ipopost mo, di ba? Kaya nga sabi ng isang estasyon dyan, think before you click, di ba? Think before you upload. Lahat, oo. Oh. So, ano ba yan? Advocacy ng grupo natin sa Mozilla. Right now, meron kaming programa para sa mga estudyante. Ang tawag namin ay Firefox Student Ambassadors. So, tama-tama. Alam mo, dito sa grupo natin, dito sa Voice of the Youth, na sa buong Pilipinas tayo, mula Cebu, Davao, Cagayan de Oro, pwede tayo maghanap dito ng mga magiging ambassador natin. Tama-tama. Kasi ngayon, kalo-launch lang niya this year, ng program na yun, FSA, Firefox Student Ambassadors, meron kaming mga student ambassadors from Luzon, Visayas, and Mindanao. Pero karamihan sa kanya, syempre, na dito sa Metro Manila and mga karatig na probinsya. Lahat kami nga pala dito sa Mozilla ay volunteers dito sa Pilipinas. Hindi kami empleyado. Ano yung talagang trabaho mo? Ako, pag tinatanong lang, sabi ko janitor ako sa airport. Napansin ko, may picture ka nung isang aeroplanong napakaganda. Oh, yung 787. Wow. 787. First time lumapag, no? Wow. Ayun. Actually, I work for an aviation company sa airport. It's a private company. So, ayun ang trabaho ko. Pagka libre kami, si June, nagtuturo siya sa Laguna, sa Latran. So, pag libre kami, doon kami nagiging Mozilla. Eh, paano yan? Gusto namin maging part at makatulong sa grupo nyo. Like yung Voice of the Youth Radio. Siyempre, kung may mga announcement, pwede namin announce ba maging youth media partner nyo kami. Kasi we actually focus for young people. And I guess, ang target audience nyo naman, young people. Di ba? Oo. So, meron kami yung mga estudyante. Pwede silang mag-apply online. At magpasa sila as long as na 18 years old sila, pwede silang sumali at naka-enroll sa kahit anong learning institution. Oo, kahit anong school. Iti-train namin sila kung paano ba yung pagsasalita. Pero walang office dito ang Mozilla. Wala kaming physical office. Bakit di sila magtayo? Eh nandito na ang Facebook yata, nandito na rin yung Microsoft, nandito na yung maraming mga malaking online siguro company. Soon. Siguro sa mga... Oh, hindi, ikaw daw mag-e-head eh, Kuya Bob. Ang pinakamalapit namin ng opisina ay, I think, China and Taiwan. Okay. Yun yung malapit. Malapit-lapit naman pala. Oo, malapit yung so opisina. Ano bang may tutulong ng Mozilla, di ba? Kasi ang alam ko, nagsimula yan sa... Ano ba yan? Netscape. Netscape. Number one. First, Netscape. Ano yan eh? First browser. Oh, first mamatay lang pinatay ni Netscape. Ni Internet Explorer. Tapos nagkaroon ng isa pa. Yung Opera ba yan? Opera. Meron tapos, din. Saka kayo pumasok. So ngayon, sino ta? Number one browser. May Chrome na pala. Yeah, yeah. Chrome. Yeah. Oh. Actually, kung saan kami natanong mo sino number one na browser, depende sa market, depende sa lugar. Yeah, ako kasi, ang dalawa lang ginagamit ko, Chrome tsaka Mozilla. Ayoko talaga ng Explorer. Ewan ko kung bakit. There's something in Explorer na parang ang bagal-bagal niya. Tsaka mas madaling gamitin, kumbaga, mas idiot friendly. Uh-huh. Pero sa Pilipinas, sino number one? Sa Pilipinas, based on private data, I think it's Chrome. Chrome ang number one. Kasi ano na eh.
Gmail na eh. Mm-hmm. Na halos lahat ng tao naka-Gmail na. Magulat ka pag may gumamit na ng Yahoo. Ayun. Ako, hindi ko na talaga nabuksan ever. Kaya ang Yahoo may opisina sila dito. Oh, eh. Kaya Yahoo, pwede natin silang imbitahan dito sa ating mm-hmm. programa at mag-promote ng kagad. Turuan nyo akong buksan uli yung Yahoo ko. May Ymail pa nga ako, Rocketmail, parang ang dami-dami na eh. Hindi ko rin binubuksan. Eh, pero bumabawi sila sa news. Doon ka naman pupunta sa Yahoo. News naman sila. News. Pero browsing, Mozilla. Isa yun, di ba, sa pagpili natin ng mga browser. Isang pinopromote ng Mozilla is yung ating itawag na open standards. Pero teka, no? Pagdating sa browser. One day daw, wala nang kwenta yung browser. Bakit? Apps na. Iyon. Actually, totoo yun. Apps na eh. Ang nangyari, kahit ang sa Chrome, naging apps na sila. Parang... Ako, I believe, and kailangan pa rin yan eh. Basic yan. Kumbaga yan ang introduction. Pero pang intro ka lang. Pero alam mo yung pag nagamit na, kuwari yung Facebook, hindi mo naman kailangan nang pumunta ng facebook.com just to open your Facebook account. It's already in your iPhone, iPad. Andun na. You don't have to go to Chrome or any other like Mozilla. Nung nagtanong ka nga, Kuya Choy, kanya, una ko naisip, hindi na ako gumagamit ng Chrome ah. Kasi nga, pag personalized na lahat talagang app ka na eh. Pero itong open browsers na to, ginagamit mo siya kunwari nasa hotel ka, kailangan mong gumamit ng computer ng iba. And doon ka magbo-browser ngayon bigla. Ano nga ba tong Explorer na to? Alam niyo, there's a lot of things to talk about it, pero we only have 2 minutes before 4. Ano bang mga pwede niyo pang i-announce at gusto niyo sabihin sa mga makikinig? Ayun, so iniimbitahan namin lalo na yung mga kabataan, mga estudyante na sumali bilang Firefox Student Ambassadors. So kung gusto mo na i-represent yung inyong eskwelahan sa Mozilla at ikaw ang maging representative ng Mozilla sa inyong paaralan or learning institution, pumunta lang kayo sa aming website sa mozillaphilippines.org or i-contact nyo kami June. Ang aming contact details ay nandun sa website at kami ay malugod na tutulong sa inyo. Ito-train namin kayo. Ang mga previous ba yan? Mga members na pwede ka rin training pero di pinapadala sa ibang bansa. Pwede magpapadala na yan. Pwedeng talagang... Gawin natin ng isang segment dito na how to be... Ilang ba? Kakagaling din sa Amerika nung iba naming mga FSA. Dalawang sudyante. Mula din sa Pilipinas. Sticker ha. Talagyan namin sa website namin. Anyway, maraming salamat Kuya Bob. At maraming salamat sa isang oras. Stay lang kayo dyan. Papapicture pa tayo bago matapos ang programa. Okay. Salamat. And with that, thank you very much. Ano Kuya? Ayos ba? Kuya Bob, Boris? Okay naman. Ano to? Insightful and informative.